Okay, so good day. Let's talk about the first cry of the revolution in 1896. Philippines got its independence from Spain in the year 1898. Kaya nga, during the 1998 celebration of our independence, we celebrated our 100-year anniversary of being independent from our colonialist Spain after 100 years, rather 333 years. And that is the time the first Philippine Republic was founded or established. Pero we must also remember that after the 1896 revolution comes the Philippine-American War na nagpabagsak sa first first republic founded by Aguinaldo in 1901. Pagkatapos sinakop tayo ng mga Amerikano for 45 years. In the year 1935, they grant us a 10-year transitionary period from being a colony of America in Asia to being a fully independent nation. That's supposed to end in 1945. But here comes the Japanese na sinakop tayo noong 1942. So nagkaroon ng tinatawag na interruption. Pero after matalo ng Japan sa World War II, naibalik tayo sa mga Amerikano, President Osmeña came back. Kasi nga, namatay na si President Quezon nun sa Amerika. Siya yung umupo as second president ng Commonwealth period. Then, election came. Naging presidente naman si Manuel Rojas in 1946. He is the first president of the Third Republic and the last president of the Commonwealth period. Yun ay naganap nung July 4, 1946. Kaya every July 4, sineselebrate natin ang ating Independence Day before. But during the time of former president Diosdado Macapagal, the father of former President Gloria Macapagal Arroyo, inilipat yung Independence Day from July 4 to June 12. So yan yung short bit of history nung kung bakit sineselebrate natin ang ating independence every June 12 from before na July 4. Kasi yung July 4 is same na Independence Day din ng Amerika. If we would remember, the Americans got their independence from United Kingdom in July 4, 1776. Now, so we have, background ng mga author kasi maraming mga primary sources na tawag dito, maraming mga primary sources na nagkukwento kung kailan ba talaga naganap at ano ba talaga ang mga naganap noong ating first cry of revolution. Again ha, it happened in 1896. It also somehow became the reason bakit naakusahan si Rizal ng treason, ng sedition, or ng pagtataksil sa bayan. Then, first author we have Santiago Alvarez, born in July 25, 1872 and died in October 30, 1930. So he was the son of Mariano Alvarez. He's a general of the Katipunan in a Cavite chapter, kaya nga may GMA Cavite, that's General Mariano Alvarez Cavite. And Nicolasa Virata, he is also known as Kidlat ng Apoy. So, Santiago was already a delegado general of the Provincial Council of the Katipunan in Cavite kasi nga anak siya ni Mariano Alvarez.
Then he became Captain General and later Commander-in-Chief of the Magdiwang Forces and valiantly fought the Spaniards between 1896 and 1897. Second, we have Gregorio de Jesus, or known as Aling Oryang. He was born on May 9, 1875 and died on March 15, 1943. So Gregorio de Jesus was the second wife of Andres Bonifacio. Alam ko walang naging anak si Andres kay Oryang or kay Gregorio de Jesus. Wala siyang surviving child. Siya yung second kasi there was a lady named Monica na unang naging asawa ni Bonifacio. Si Gregorio naman, si Andres ang kanyang unang asawa after Andres was tawag dito, executed in Mount Buntis in Maragondon, Cavite. Pinakasalan naman ni Gregorio de Jesus si, if I'm not mistaken, Julio Nakpil, isang elite man from Manila. So, he's the Lakambini of Katipunan, she was rather the Lakambini of Katipunan and custodian of the secret documents, seal, and some weapons of the Katipunan and constantly risked her life in safeguarding them. So, member siya ng women's chapter ng Katipunan. Ano yung kanilang tawag dito? Kanilang goal or kanilang task, it's to safely guard or as custodian ng mga dokumento ng Katipunan. And if you would remember, by the way, Josefa Rizal, Jose Rizal's sister, siya yung pangsiyam sa 11 magkakapatid, was the first president of the women chapter ng Katipunan. Then we have Captain Olegario Diaz. He was a commander of the Guardia Civil, veteran of Manila, and investigated the discovery of the Katipunan. So he was a Spanish Guardia Civil. The next, we have Guillermo Masangkay. He was born in June 25, 1867 at Tondo and was a Caviteño. He was Bonifacio's childhood friend and a member of the Katipunan. He was given a mission to initiate members of Cavite and assisted in holding a First Labor Congress in May 1 of 1913. So responsible for the erection of Bonifacio Monument in Caloocan City, he died in May 31, 1963 at the age of 96. By the way, yung Bonifacio Monument sa Caloocan is one of the four monument ni Bonifacio na widely recognized sa buong Pilipinas. Apat lang ang pinaka recognized na mga monument ni Bonifacio as compared kay Rizal na around hundreds or parang sa 500 yata. Yung nasa Caloocan, yun yung monumento, yung paikot doon. Tsaka mas maganda siya. It was sculptured by Guillermo Tolentino, if I'm not mistaken. Mas maganda siya kaysa yung ginawang monumento ni Rizal sa Luneta. For me ha, I don't know with the others. Then second, yung nasa tapat ng post office ng sa Maynila. Third, yung nasa Tutuban na parang nakayuko siya. And yung last, yung nasa malapit sa City Hall, yung Cartilya. So yun lamang ang apat na pinaka nakalistang monumento ni Bonifacio. So isa doon, yun nga, yung nasa monumento ay pinropose ni Guillermo Masangkay, who was a childhood friend of Bonifacio. So of the document, sino yung mga document na yun? Mga minention na date. So iba-iba sila. According kay Dr. Pio Valenzuela, in August 19, 1896, first five arrived in Valintawak. Then on the following day, Dr. Pio Valenzuela arrived also in Valintawak. On August 22, 1896, 500 members of the Katipunan met at Kangkong. So all of it is in Valintawak, boundary ng Quezon City at Kangkong.
Caloocan. So mamaya, sasabihin ko bakit nagkakagulo kung saan ba talaga. Sa Quezon City ba talaga? Or sa Caloocan nangyari yung first cry ng ating revolution? Sa Pugadlawin ba talaga or sa Balintawa? According naman kay Santiago Alvarez, on the 22nd, tingnan niyo pagkakaiba, 300 men assembled. More than 500 members arrived at Bahay Toro in Quezon City. Dating hindi Quezon City ang tawag doon, ha? It's a part of Caloocan before. Then on August 24, the cry of Bahay Toro. Iba pa yung cry of Balintawak. Magkakaiba yan, ha? According kay Gregoria de Jesus, the first cry for freedom occurred near in Caloocan. Ha? On August 25, 1896. So, kita nyo ng pinagkaiba, ha? Sabi ni Valenzuela, almost parang nasa around 25 or 24 din yung first cry kay Santiago Alvarez, it's on August 24. On Gregoria de Jesus, it's August 25. But according to Olegario Diaz, Bonifacio moved to Barrio in Balintawak in the 23rd. Then the Guardia Civil attack on the 23rd, and on the 25, a big meeting of the first cry of Balintawak. Ito yung time na pinunit nila yung mga sedula. Then, Guillermo Masangkay, the first cry of Balintawak daw is in August 26, 1896. Mamaya magiging precise tayo bakit nagkakaroon ng pagkakaiba-iba at bakit pinagtatalunan kung bakit magkakaiba yung kanilang mga dates. So, on the 23rd, according kay Valenzuela, yung cry ng Pugadlawin and the start of the revolution against the Spanish government. According kay Santiago Alvarez, it's on the 29th yung uprising talaga to defend the people's freedom. But according to Olegario Diaz, it's on the 30th, uprising to defend people's freedom. Bakit ba nagkakagulo sila sa date? Bakit ba hindi sila pare-pareho? So noon, hindi naman widely ang use ng calendar. Actually, pinagtatalunan din nga kung si Bonifacio ba talaga ay pinanganak noong November 30 or noong November 29. Kasi parang ang practice kasi ganito. Yung pagpapatala ng birthday mo, limbawa birthday mo, ako, pinanganak ako, hindi pa maitatala. Kasi hindi mausong birth certificate noon eh. Ang uso noon, kasi wala pa namang NSO, PSA, wala pang civil registry noon. So, ang uso noon ay simbahan ang nagtatala using the baptismal certificate. So, may talaan ng simbahan nung mga nagpapabautismo. Doon nakatala kung kailan ipinanganak yung bata. Halimbawa, si Rizal. Rizal was baptized on June 1861. Again, June 22, 1861. Kasi pinanganak siya June 19, 1861. So, nakalagay sa kanyang baptismal certificate, parang, this child named blah, 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 who was born 3 days ago, was baptized today, June 22nd of June 1861, in the year of our Lord. In the year of our Lord. So, yun yung laman, most probably, nung kanyang baptismal certificate. So, kung bibilang ka ng 3 nights ago, 22nd, 21st, 20, so yun yung pangalaw, at again ha, 22nd hindi kasama sa bilang, 21st, 28th, 19th. So, pinanganak daw siya nung June 19. So, sineselebrate niya yung kanyang birthday, June 19. Si Bonifacio, parang ganun din. Parang ang ano naman kasi, parang 3 nights din daw, pero ang date ng kanyang baptismal certificate is on the 2nd of December, 1863. So, mas matanda ng 2 taon si Rizal kaysa kay Bonifacio. So, parang ang bilang, 2nd ng December, hindi kasama, 1st, 30th, 29th.
kasi nga walang hindi ganoon kagaling ang noong time ng Spanish, hindi ganoon ka-organize ang ating documents. Same sa mga ano naman, sa mga Muslim naman, they refer to Tarsila para doon sa kanilang birthday or day ng kanilang kapanganakan sa record. Or Tarsila is a genealogical list ng mga sultan. Parang list ng mga sultan, parang ganun din kasi sa ibang bansa, no? Sa Korea, ganun din. Parang, oh, this child was born on the third day of the fifth month of the sixth year of the reign of Sultan, blah, blah, blah. So, ganun yung paglalagay ng date noon. Kasi parang later on na natin inadapt yung Gregorian calendar na ginagamit natin hanggang sa kasalukuyan. Next, Dr. Pio Valenzuela, according sa kanya, yung cry daw ng Pugad Lawin or yung cry ng Balintawak or yung first revolution, cry of the revolution happened in Balintawak in a storehouse and yard of Juan Ramos. According to Santiago Alvarez naman, it's in Kangkong, Bahay Toro, or in the barn of Cabezang Melchora. So that's Melchora Aquino or Tandang Sora. So according to Gregorio de Jesus, it happened in Caloocan, Balintawak, and Manila. Iba-iba lugar sila yung binabanggit, pero almost may magkakapareho. Lahat halos sa Balintawak. Rice fields, from the rice fields to La Loma. Then according to Oligario Diaz, it's in Caloocan, Balintawak. Si Masangkay naman, sabi niya Balintawak lang. So yung mga tao, according kay Pio Valenzuela, ang nandun eh si Andres Bonifacio, si Jacinto, si Procopio Bonifacio na kapatid ni Andres. Then we have Teodoro Plata, Aguedo del Rosario, Enrique Cipriano, and Alfonso Pacheco. According kay Alvarez, halos nandun din yung iba, kasama si Apolonio Samson, Lieutenant Manuel, si Jacinto, si Valenzuela, si Bricio Pantas, at saka si Enrique Pacheco. According kay Gregorio de Jesus, ang mga key personality lang ay si Andres Bonifacio at saka si Gregorio de Jesus. According kay Oligario, ang key personality lang siguro nakilala niya ay si Andres Bonifacio lang. But on Masangkay, we have Bonifacio, Jacinto, Del Rosario, Remigio, Pantas, and Plata. Bakit sila nagkakaiba-iba? Kasi syempre hindi naman lahat ng tao kilala nila. That's one. Pangalawa, they were they were not listing the facts right there in the, hindi naman nila sinusulat eh. Yung pagkakaalala nila or yung sinusulat nila is based dun sa pagkakaalala nila. Kaya nagkakaroon ng discrepancy. Pero inaano to ng National Historical Commission of the Philippines, inaayos para mag ma-reconcile yung mga information. Ayan, yan pa ibang tao na nabanggit. Hindi ko na siguro iisa-isahin. Then yung mga sequence of events. According to Valenzuela, on August 19, 1896, Andres Bonifacio, Teodoro Plata, and Aguedo del Rosario was the first to arrive in Balintawak. So yun naman sinabi niya kanina. Tatlo lang. Then 500 members of the Katipunan, signan ko na yung kasunod ha, met in the house and yard of Apolonio Samson at Kangkong. Then on the 23rd, over 1,000 members of the Katipunan met and carry out the considerable debate and discussion. After 6 days, the revolution started against the Spanish government and tumultuous meeting many tore their cedula. So yun yung nangyari ha. Nagpunta sila Bonifacio, nadagdagan yung tao, dumami sila, nagkasundo sila na ituloy na yung himagsikan at nag-umpisa siya sa pamamagitan ng pagpunit sa sedula. Balikan natin yung kay Mariano Alvarez. So on the Sunday of the 23rd, 1896, the Katipuneros met together at place called Sampalucan. It's a barrio of Bahay Toro. So about 500 of men arrived. So on Monday at 10 o'clock, August 24, the Supremo decided to hold a meeting inside the
barn, about 1,000 Katipuneros arrived. So the meeting was adjourned on the 12 o'clock amidst the loud cries of long live the sons of the country. Mabuhay mga anak ng bayan. So yun yung sa Tagalog, ha? So wala na kay Santiago Alvarez. Then we have Gregorio de Jesus. So the activities of the Katipunan had reached nearly corners of the Philippine archipelago. Hindi lang daw doon sa ano, ha, sa tawag dito, hindi lang daw doon sa Balintawak, but in many corners of the country. Its existence was discovered, so arrested, so they may immediately return to Caloocan. So Andres Bonifacio and other Katipuneros left the town after some days, and on August 25, the uprising began with the first cry for freedom fled town. They fled town at 11 o'clock at night, going to the rice field of La Loma, then returned to Manila, then joined her husband in the mountains and shared hardships and sacrifice of a patriot life with him. Again, kaya nagkaroon ng revolution kasi nga sa sinasabi ni Gregorio de Jesus na tuklasan na yung Katipunan. Nagkaroon kasi ng away of a someone named Teodoro Patiño, may nakaaway siya sa Katipunan. So, ang ginawa niya, parang nabanggit niya sa kapatid niya yung tungkol sa Katipunan. Kasi lihim siya, di ba? Lihim siya talaga. Pagkatapos, yung kapatid niya ay nagtatrabaho sa kumbento, sa nannery, nabanggit sa mga praile. So, yung mga praile ang nagparating na yung Katipunan ay brewing a revolution. So, para maunahan yung paghuli sa mga miyembro ng Katipunan, ang ginawa inumpisahan na talaga yung himagsikan. Para kumbaga gulatin yung mga Kastila. Then according to Olegario Diaz, they fled to a nearby town of Caloocan, so movement to the barrio of Balintawak, the Guardia Civil attack, then the Supreme Council called for a big meeting, so doon na siya natapos. Then we have Guillermo Masangkay. A big meeting was held in Balintawak with the purpose of discussing when would the uprising take place. Plata, Pantas, Valenzuela are present, and then starting the revolution early, Bonifacio left the hall and talked to the people outside. He appealed to them with a speech and asked the people to give pledge that they were to revolt. They tore their cedula. After the people's pledge was obtained, Bonifacio returned to the hall. He informed everyone. The board of the director also voted for the revolution. They had warning that the Spaniards are coming, and there was a huge conflagration. Conflagration is fire. Ano ba yung cedula? So yung cedula, ngayon na parang yan ay community tax. Binabayaran yan, parang ngayon 5 piso lang, di ba? Binabayaran yan sa city hall or sa local government as a form of tax. Dati, yan ay form ng ID. So kung wala kang sedula, huhulihin ka kasi wala kang pagkakakilanlan. At binabayaran mo yung parang ID na yon for your tax. Kaya, simbolo yon ng parang pagbabayad mo ng buwis sa mga Kastila nang hindi ka naman nare-represent. Di ba parang, ngayon sa gobyerno kasi, may karapatan ka magsalita kasi nagbabayad ka ng buwis. So ngayon noon, parang ang ano ng mga thinking ng mga Filipino, bakit ka magbabayad ng buwis kung hindi ka naman well represented? Yung mga batas na ginagawa ay wala kang boses. So parang gano'n lang siya kasimple. So pinunit nila yung sedula and they revolt against the Spaniards. So on some account, pasensya na sa pagkakagawa ng PowerPoint, ha. So the official date and place of the first cry were largely based on the account of Dr. Pio Valenzuela. We must also remember that Dr. Pio Valenzuela is the one who encouraged Dr. Rizal, nagpunta pa siya sa Dapitan, para pilitin itong sumanib sa Katipunan. Sabi ni Rizal, dalawa yung kanyang ipinunto. Huwag ninyong umpisahan ang himagsikan. Sapagkat
hindi pa handa ang mga Pilipino. Hindi natin kakayanin ang lakas ng mga Kastila. Yun yung kanyang unang punto. Pangalawang punto, kung itutuloy nyo ang himagsikan, kunin ninyo si Antonio Luna at gawin nyo siyang general. Sapagkat Antonio Luna was he studied military science sa Europa. Kaya kung pagalingan lang din sa pakikipaglaban, masasabi ni Rizal na magaling si Antonio Luna. So he was present Pio Valenzuela at the event as an official of the Katipunan and a friend of Andres Bonifacio. So in his account, was published as Memoirs of the KKK and the Philippine Revolution. So Valenzuela in 1963, the National Historical Commission, today's National Historical Commission of the Philippines, decided that the following extensive research of primary sources, the first cry of the Philippine Revolution happened on August 23, 1896. So yung account ni Valenzuela ang pinaka sinasabing credible. So the story of the first cry was found in a chapter 6 of the memoir of the book titled The Katipunan and the Revolution. It was published in Ateneo de Manila University in Quezon City in 1992 with an English translation by Paula Carolina Malay. So he presents the account devoid of the dramatic description and it is merely a narration of the events that happened in Bahay Toro in August 24, 1896. So according kay De Jesus, sa account ni Gregoria De Jesus, she was the wife of Andres Bonifacio and a custodian of the secret document seal and some weapons. So she claimed that the first cry happened near Caloocan where she was living with her parents during that time. So ito naman, he was the one who is in charge of the investigation of, pero ito yung kay Oligario, yung account ni Oligario, of the discovery of Katipunan where he included his official report findings on the site and on the date of the first rally of the revolution. So, ito naman ay yung account ni tawag dito ni Masangkay. So, he's a friend of a fellow Katipunero and fellow Katipunero Bonifacio. So, in an interview with the Sunday Tribune magazine, he said that the first cry happened in Balintawak on August 23, 1896. Iisang sigurado ah. It happened between August 23 to 25. Pero ang pinaka accepted is August 23. So in the first decade of the American rule, it was his account that was used by the government and civil officials to fix the date and place of the first cry. Excuse me. Which was capped with the erection of the Monument of the Heroes in 1896 in that place. So, in an interview with the newspaper Bagong Buhayon in August 26, 1957, Masangkay changed his narrative that the revolution began similar to began in August 23, 1890, similar of Dr. Valenzuela. But Masangkay's date was later changed again when his granddaughter Soledad Bueller Borromeo cited sources including the Masangkay papers. That was original date was on August 26, 1896. So merong discrepancy dun sa account ni Masangkay kaya mas tinatanggap yung kay Valenzuela. So ano yung relevance nito sa contemporary time? So kailan ba talaga kasi tayo naghimagsik? Yun yung mahalaga dun eh. Kailangan nating malaman yung ating kasaysayan. Lalo na ito yung talagang kasaysayan na masasabi nating tama na, sobra na, parang tigil na, parang ganon. Sobra na, parang ayaw na namin, hindi na namin kaya. So napakahalaga nung date na natin. Kasi syempre, pagkakakilala natin mga Pilipino yun eh. Kailan ba talaga tayo tumigil? Kailan ba talaga tayo naging magsik? Yun yung inaalam. Tsaka, to correct, yung unang walong probinsya na naghimagsik daw laban sa mga Kastila, yung nasa pitong sinag ng ating Watawat. We have Nueva Ecija, Laguna, Cavite, Manila, Tarlac, Pampanga, Batangas, and ano pa ba hindi kita banggit? Morong, or now Rizal.
yan yung unang walong probinsya na naghimagsik laban sa mga Kastila. Yun daw. Pero sa totoo lang, yun yung unang walong probinsya kung saan laganap ang Katipunan at itinaas ni Governor General Blanco ang martial law para mapigilan yung pagkakaroon ng mas malawak na himagsikan. So, yun yung unang walo ha na merong martial law. Nung time ni President, Governor General Ramon Blanco. Then it's also historic significant to us consist of the realization that the Filipino people had finally realized the lasting value of freedom and independence and the need to fight in order to prove themselves worthy to be called truly free. So yun yung sinasabi ko kanina, tama na. Tsaka ito yung time na hindi ako Indio, hindi ako second citizen ng bansa ko, I'm a Filipino. So doon na lumabas yun eh. Hindi kami Indio, hindi kami mga tanga, hindi kami mga inutil. Kami Filipino. Dayuhan kayo, umalis kayo sa bansa namin. Parang yun yung naging value nung pagkakaalam natin sa kung kailan ba talaga yung ating unang sigaw ng himagsikan. I hope you learn a lot. Keep safe and God bless. Thank you.